Hindi umubra ang isang kawatanan ng holdup ng isang jeep sa Maynila. Nagsitalunan kasi ang mga pasahero palabas ng jeep para mag-corner ang holdupper. Nasa frontline na balita si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV noong Lunes ng umaga, makikita ang pagtalon ng isang pasahero palabas ng jeep. Habang ang isang ito sa bintana lumusot. Sugatan man pero pinilit nilang tumayo, tumakbo palayo. Hinold up na pala ang sinasakyan nilang jeepney sa Tondo, Maynila. Unsuspect, nagawa pang magpunta sa driver's seat para sana agawin ng sasakyan. Pero hindi na siya nakaporma matapos sugurin ng isa sa mga biktima. Naging malapatintero bigla ang eksena hanggang sa naakuha ng pagkakataon ng driver na paandar rin ng jeep. Pero imbis na paabante, paatras ang andar nito. Dito na nagkagulo ang mga tao sa lugar. Kalaunan, kinuyugan nila ang suspect na si Mark Anthony Iburan na naakuha ng 3 cellphone. Tiyempo namang nagpapatrolya ang mga pulis kaya naaresto ang holdupper. Nakita nga nila yung commotion sa kalsada na may nagkakagulo at may mga nagsisigawan. Kaya agarang pinuntahan ng kapulisan natin at nalaman na lang nila na hinohold up na pala yung jeep. At nandun na-tsempuan nila yung tao pa, yung suspect natin na may hawak na patalim. Nasa kulungan na si Iburan pero bawal lapitan dahil sa seguridad na pinatutupad dahil sa COVID-19. Pero ayon sa pulis, nawalan daw ng trabaho ang suspect at na-ospital ang 6 na taong gulang niyang anak. Dahil na rin daw sa sobrang takot, kaya sinubukan i-commander ang jeep. Pero nalimutan ng kawatan na hindi pala siya marunong magmaneho. Nung pagkuha niya kasi sa jeep, bumangga yung jeep, nataranta siya. Hindi niya na-drive na maayos kasi hindi naman siya marunong mag-drive. Dati na rin may kaso si Iburan ng pagnanakaw at nakulong sa kasong illegal gambling. Bilang humanitarian consideration, handa naman daw tulungan ng hepe ng MPD Station 7 ang anak ni Iburan. Ang ating station commander naman, dagli naman siyang nagsabi ng tulong na baka talagang nangangailangan ng tulong yung anak niya sa ospital. Pinapuntahan kagad ng ating station commander para mabigyan sana ng tulong. Pero si Iburan, himas rehas sa kasong robbery with intimidation. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.